إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأشرفهم وخليله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف عنها الغمة وحذرها من البدع وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى فصلوات ربنا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال من عز من قائل عليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون في هذا اليوم المبارك نتناول قوله الدروس من قوله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, narito na tayo sa ika-labinsyam ng Dhulqa'da, taon 1444 ng Hijra. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay pagpalain niya, tayo ay kanyang patatagin sa mga darating na musim o mamasim na sagrado sa ating agama, sa ating relihiyon. At ito ang musim ng Hajj. Ang musim ng Udhiya, ang musim o ang season ng pagsasakripisyo natin bilang paggunita sa sakripisyo, dakilang sakripisyo ang ginawa ni Nabi Ibrahim alayhis salam. Mga kapatid, sa pananampalataya, nais kong kiramin ang inyong mga puso at ang inyong mga pandinig sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala wa'adhin fin nasi bilhajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir. At ipanawagan mo sa sangkatauhan ang kahalagahan ng Hajj o ng pilgrimage patungo sa Makkatul Mukarrama. Sila ay darating sa iyo na nakayapak at nakasakay sa bawat kamelyo at sila ay magsisirating mula sa bawat matatarik at malalayong daan. Upang kanilang saksihan ang mga kabutihan para sa kanila. At upang banggitin ang ngalan ni Allah sa mga takdang araw para sa anumang mga hayop na kanilang kakatayin na ipinagkaloob ni Allah sa kanila bilang panustos sa kanila. Kaya kayo ay magsikain mula sa mga ito at magpakain sa mga naghihikahos na mga dukha. Mga kapatid, sa pananampalataya, ang Hajj ay isa sa mga tinatawag nating pilar o arkan ng ating relihiyon. At marami ang hindi masyado nilang naunawaan o naintindihan ito. Kabilang ito sa mga ibadat o mga pagsamba na ginagawa na ng mga nauna pang propeta bago ang huling propeta ang sinabi Muhammad alayhi wassalatu wassalam ajma'in. Palatandaan o sagisag ng pagkapropeta ng Nabi sallallahu alayhi wasallam sapagkat mayroong mga
manahij o mga minhaj o mga metodologiya na hindi naputol mula sa panahon ng mga nauna pang propeta kaysa sa kanya. Tanda na ang risala ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyang katuparan sa lahat ng mga rasail na ang mga mensahe na nauna sa kanya mula kay Nabi Nuh hanggang kay Nabi Isa hanggang kay Nabi Ibrahim, kay Nabi Musa, kay Nabi Isa hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sagisag ito ng tauhid, sagisag ng kaisahan kay Allahu Ta'ala. Kaya bawat isa sa atin, sino yung mayroong kakayanan, mag-iipon na siya, gagawin niya ang kanyang magagawa upang siya ay masagawa niya ang hajj na tinatawag. At meron sa mga salaf natin na nagsabi na sino mang kanyang inimpok ang kanyang kayamanan at hindi niya ito ginamit sa pag-hajj, maliban na lamang kung mayroong jihad na farduain sa panahon na yan, ang taong iyon ay mabibilang na kabilang sa mga kanilang gagawin ni Allah Ta'ala na ang kanilang kayamanan sa araw ng paghukom ay plancha laban sa kanila. Patukwa biha jibahuhum wa dhuhuruhum. Magiging plancha na siyang ipangpaplancha sa kanilang mga pangtaas na parte ng katawan at sa pambaba sa likod nila, dahil hindi nila ito ginugol sa landas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang priority doon higit sa lahat ay ang hajj, liban na lamang kung mayroong jihad na fardu ain sa time na yun. Mga kapatid sa pananampalataya, mga alipin ni Allah, ano nga ba ang makakapagpawalang bisa o ang makakaharang sa gantimpala ng hajj na ito ay matanggap ni Allah Ta'ala o maging tanggap? Sapagkat ang mga hujjaj pinangako ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung ang hajj ay hajjun mabrur, sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam sa riwayat ni Imam Tirmidhi, ay kayaw min waladathu ummuhu, para siyang bagong isinilang na sanggol pagka nagawa niya ang kanyang mga ginawa sa hajj, para siyang bagong sanggol na ipinanganak na ipapatawarin ni Allah Ta'ala ang kanyang mga pagkakasala. So ano yung makakaharang dito, mga kapatid? Una sa lahat na makakaharang dito sa kanyang ibada at sa lahat ng gawaing pagsamba, makakapawalang bisa dito, walang iba kundi ang shirk. Pagtatambal kay Allah. Ustad, iniwasan ko na, Ustad, yung bago ako pupunta sa hajj, inalis ko na lahat yung mga anting-anting ko. Okay. Inalis ko na yung mga pag-alay-alay sa mga ninuno. Okay. Ang problema, meron ka pang problema. Ano yun? Sa pananalita mo, maaaring may mga shirkiyat ka na nagawa na hindi mo pansin. Aha? Paano yun? Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Baqarah, فَلَا تَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Huwag kayong maglalagay ng katambal kay Allah Ta'ala samantalang batid ninyo ito. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Okay sana kung hindi mo batid, hindi mo pa alam. Ay, hindi ko man ito alam. Ang problema, meron sa ating alam na alam nilang shirk yun, alam na alam nilang bid'a ang gawain na yun, kufur ang gawain na yun, gagawin nila. Gagawin nila. It's as if he is challenging Allah. Para bang hinahamon niya si Allah Ta'ala. Pakinggan ninyo ang sinabi ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma patungkol sa tafsir ng aya na ito. Sabi niya, al-andadu huwa shirku huwa shirk. Sabi niyo, al-andad huwa shirk. Ang andad o yung tinatawag na mga kapares kay Allah Ta'ala, ito yung shirk, ito yung pagtatambal sa kanya. Akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi dhulmatil layl. Sabi niya, ito ay nakatago, nakakubli sa likod ika, sabi niya, ng isang maliit na langgam. Ano yung langgam? Ant. Ala safatin sauda, sa isang malaking batong napaka itim. Fi dhulmatil layl, sa napaka dilim na gabi. Subhanallah. Wahuwa antakul, at ito ay kapag magsasabi ka,
Ibig sabihin, nakatagong uri ng shirk, shirkul khafi, nakatagong uri ng pagtatambal kay Allah. At ito yung magsasabi ka, wallahi wa hayatika. Sumpa kay Allah at sa buhay mo. Sumpa kay Allah at sa ilaw na nandito. Sumpa kay Allah at sa masjid na ito. Sumpa kay Allah at sa mga malaika. Ya fulan wa hayati. O pulano, sumpa sabi niya sa aking buhay. Wa taqula laula kulaybatu hadha la atana al-lusus. Kung hindi sa maliit na itong tuta na ito, itong maliit na anak ng aso na itong aso nito maliit, eh di sana napasok na tayo. Kung hindi sa kanya, napasok na tayo ng mga magnanakaw. Walau lalbaktu fiddar, kung hindi lang dun sa tinatawag na pato sa loob ng gansa sa ating bahay, laatan lusus, dumating na, napasok na tayo ng mga akyat bahay. Wa qawlu ar-rajulu li sahibihi, at yung salita ng tao sa kanyang kapwa tao, masha Allah wa shi'ta. Kung anong loobin ni Allah, ano din ang loobin mo. Wa qawlu ar-rajul, at yung sinasabi ng mga tao, laulallah wa fulan, kung hindi kay Allah at kay pulano. La taj'al fiha fulanan, hadha kulluhu bihi shirk. Lahat ng ito ika ay shirk kay Allah Ta'ala. Aha. Anong punto natin? Ang punto rito, ang hajj ay isang malaking pagsamba. Magsasakripisyo ka, maglalakad ka, gagasto ka, pera at lahat. Pag di mo nabantayan itong klase ng kasalanan na ito na nandyan pala sa iyo, hindi mo napagtawban, baliwala lahat ng pagsisikap mo. Zero. Kahit 700 times ka pa mag-hajj, kahit yung sala mo, pati ang sunna, hindi mo pinapalagpas, pero narito pa sa iyo itong shirkul khafi, itong nakatago na klase ng shirk kasi hindi mo pansin, maliit na bagay. Ngayon sa time natin magsasaya, ah, maliit na bagay. Aha, maliit na bagay. Pero susunugin niya lahat ng mga gawa mo. Dahil lang sa pagsasabi mo na sumpa kay Allah at sa ilaw, o hindi ka na magsasabi ng ganun. Mga Arab ang kadalasan ng ganun. Pero ang mga hindi Arab, sa atin madalas tayong magsasabi, kung hindi sa akin, hindi ka nakapasok dyan. Kung hindi ako, hindi ka nakapasok sa kwan. Kung hindi ako, hindi ka makakain. Kahit pa tatay ka o nanay ka, huwag mong kukunin o sasapawan ang karapatan ni Allah. Huwag. Idinaan ni Allah sa iyo, pero hindi ikaw ang may-ari ng rizq. Ang Razzaq dhul quwwatil matin, si Allah Ta'ala. Ang nagbibigay ng lahat ng mga bagay, pinangyayari niya, si Allah yun. Hindi ikaw, hindi ako. Masisira ang lahat ng mga gawain mo nang dahil doon sa nakatagong shirk na iyon. At kung tayo ay mamamanata, mamanata tayo sa pangalan ni Allah. Huwag tayong mamanata sa kahit sino. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, naiulat mula kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, man halafa bighayrillahi faqad kafara. Sino man ika ang mamanata, manumpa sa iba bukod kay Allah, ay tunay na katalikod siya sa pananampalatayang Islam. Aw ashraka, o hindi kay nagtambal siya. Ito ay naiulat ni Imam Tirmidhi at nilapatan niya ng hasan ang hadith na ito, at ganun din si Hakim sa kanyang Mustadrik. Dahil dito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pakaingatan natin sapagkat hindi natin pansin ito. Ika nga ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, para siyang itim na langgam na nakapatong sa isang itim na bato sa kadiliman ng gabi, sa gabing labis ang kadiliman na hindi natin mapansin na nagagawa pala natin ito. Kung hindi yan, hindi sana siya mamamatay. Kung hindi siya pumunta ng Singapore, hindi siya mamamatay. Kung hindi siya nakapunta, kung hindi. Bagkos ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la taqulu law. Huwag kayo ikasabi niyang magsasabing fa inna law taftahu ayna shaytan, sapagkat ito sabi niyang law, kung ay magbubukas ng mata ni shaytan. Mata ni shaytan saan? Upang mayanig ang pananampalataya mo sa kadar ni Allah. Bagkos sasabihin mo dapat
qaddarallahu qaddarullahi wa ma syaa fa'ala. Uqaddarallahu wa ma syaa fa'ala. So, isang lafad ng hadith. Dahil dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag nating hayaan na gagawa ka ng malaking ibadah, hajj, gagawa ka, magsasadaka ka ng marami, nagsasala ka, lahat ginagawa mo, pero masiro balance yun ang dahil sa isang nakatagong shirk na hindi mo binibitawan at hindi mo pinapagtaubahan. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala at hindi mo tinutuwid. Ngayon na alam mo na, gawin mo na ngayon, iwanan mo yan, na practice na yan, iwanan mo pati sa pananalita mo, sikapin mo, hingin mo kay Allah Ta'ala na ya Allah, maiwasan ko nawa ang nakatagong uri ng shirk na ito. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu kana ghafara. Astaghfirullah. Astaghfirullah. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده ورسوله المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mag-ingat tayo sa mga hindi tayo masyadong nagbibigay ng importansya, lalong-lalo na sa kapag tayo ay mapunta, makasama natin, makasalamuha ang hindi mananampalataya. Huwag tayong mag-transgress o sumubra sa limit na to the extent na yung akida natin makompromisa. Dahil hindi lang hajj ang mawawalang saysay sa'yo, lahat ng ibadat mo mawawalang saysay. Lalong-lalo na ngayon, nauuso ang pagsumpa o yung pag-swear sa pamamagitan ng iba bukod kay Allah. Sinabi ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, لِأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَذِبًا أو كَذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا. Sinabi niya yun? Sinabi ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ang mamanata ako ika sa pangalan ni Allah na nagsisinungaling ako, mas okay pa yun sa akin, mas kaibig-ibig pa kaysa mamanata ako ng tapat sa iba bukod kay Allah. Alam mo yan? Hindi ini-encourage si Abdullah ibn Mas'ud dito na mamanata ka kahit kasinungalingan, sabi mo wallahi, la, hindi ganun ang ibig sabihin. Bagkus ang punto de vista niya rito, mas mainam pa siyang naghalf o namanata sa pangalan ni Allah na nagsisinungaling na siya kaysa mamanata o manumpa siya sa pangalan ng iba bukod kay Allah samantalang tapat siya. Sapagkat aanhin mo yung katapatan na yun kung ikaw ay nakalabas na sa Islam ng dahil dito. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la taqulu ma sha Allahu wa sha'a fulan, walakin kulu ma sha Allahu thumma sha'a fulan. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Sabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, huwag ninyong sanayin ang mga dila ninyong magsabi kung anong ipinagkaloob-loobin ni pasya ni Allah at pasya ni pulano. La. Bago sabihin ninyo kung ano ang pasya ni Allah at ang pasya at pagkatapos ay ang pagpapasya ni fulan. Anong pagkakaiba ng waw at ng thumma? Dalawang harf lang yon. Tapos masishirk ka na. Ikaka-impirno mo na kung magkakamali ka. Kasi yung waw na yon, lil'ataf, ibig sabihin, pinagtambal mo at pinagtabi mo si Allah at si fulan. Kung boss mo man yon o tatay mo man yung pinagtabi. Samantala yung thumma, ibig sabihin yun yung ta'kib, ibig sabihin pagkatapos kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maari mong sabihin bilang magulang, kung hindi kay Allah pagkatapos ay pinadaan sa akin, hindi ito magkakaganito. Sana. Pero kung sasabihin mo, kung hindi sa akin, ananana, dun na tayo, sapagkat inalisan mo na ng karapatan si Allah, sapagkat sa Kanya lamang ang karapatan at kapangyarihan na iyon. Mga kapatid sa pananampalataya, napakasimple, napakaiksi na paalala sa atin, subalit hindi natin napapansin nawa itong klase ng kasalanan ito at ang iba pa, lalong-lalo nito, itong shirk na ito, na nakatago siya, nakakubli siya na parang sa kadiliman ng gabi, hindi natin maaninag sapagkat para din siyang isa din siyang itim na, para siyang itim na langgam, sabi ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, sa kadiliman ng gabi, nawa ay maging maliwanag at pagliwanagin ni Allah sa atin. Kung nagagawa man natin ito, hihingi natin agad ng kapatawaran kay Allah
At huwag nating hayaan na mamatay tayo na hindi nakapagtauba sa kasalanan na ito na tinatawag na shirkun khafi o shirk na tinatawag o pagtatambal kay Allah Ta'ala na nakatago o nakakubli. Ala tusallu wa tusallimu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Faqad amara Allah tabaraka wa ta'ala bidhalik. Faqala man azza min qailin alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda an khulafain ar-rashidin ala Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati rasulika salawatuka wa salamuka alayhi wa ridhaka anhum ajma'in. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara dinak wa akhdhul man khadala dinak ya rabbal alamin. Allahumma ansurna 'ala al-qawmi adh-dhalimin wa 'ala al-qawmi al-mushrikin al-kafirin ya rabbal alamin. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اصلح بين قلوب اللهم الف بين قلوب المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر اخوتنا المسلمين المستضعفين في العالم يا رب العالمين وفي فلسطين على وجه الخصوص يا رب العالمين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين وعلى القوم المنافقين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وإنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل من الحجاج مناسكهم يا رب العالمين مناسكهم في هذا العام يا رب العالمين. اللهم ارزق ولاة أمورنا وارزقهم فهما صحيحا لكتابك وسنة رسولك صلواتك وسلامك عليه ورضاك عن أصحابه أجمعين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين وفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين ولا تسلط علينا من لا يخاف الوعيد يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله قوموا إلى صلاتكم.